Good morning sa bawat isa, and we will proceed again with our devotion for this Monday, April 11. Yan, this is the start of Holy Week, and ating verse for the day is mula sa Philippos chapter 2 verse 5-8, at aking mong basahin, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao, at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. So sa English, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Ayan, so bago po tayo mag-start and ma-umpisa natin ng panalangin. Lord, salamat sa umagang ito, sa araw na ito, sa aming maikling pagninilay-nilay ng inyong mga salita. Turuan niyo nga po kami sa aming pag-aaral, at kayo nga po, Panginoon, ang iyong mensahe, ang aming marinig sa oras na ito. Lord, patawarin niyo po kami kung may mga nagawa kami hindi karapat-dapat na hindi ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, and teach us to humble ourselves to apply, Panginoon, yung mga mapapag-aralan namin sa oras na ito. Maraming pong salamat. Ito po aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so meron po akong two teaching points na nakita po dito sa verse na ating pag-aaralan sa umagang ito. Two words lang, humility and obedience. Yan, ito yung sa basahin ko ulit, naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo sa verse 5 yon. So ano po yung tinuturo sa atin dito? Yung kaisipan ng tulad ng kay Kristo. Ano po ba ang meron sa Panginoong Hesukristo? Ano po ba yung kaisipan niya? Ano yung mindset niya? So sa verse 6, sabi, who being in very nature God did not consider equality with God something to be used in his own advantage. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ayan. So dito, mas makikilala natin ang Panginoong Hesukristo. Nasabi dito sa verse, tunay na Diyos siya. Diyos siya. Kapag God, makapangyarihan, siya yung nag-create ng heaven and earth, na alam niya lahat, yung all-knowing, na kaya niya mag-provide, siya yung nagpro-provide sa atin, na siya yung pinaglilingkuran. Pero, ano ang ginawa niya? Hinubad daw niya yung pagiging Diyos niya. So dito sinasabi, si Jesus ay tunay na Diyos. Okay, pero anong ginawa niya? Hinubad niya yung pagiging Diyos niya. Hindi niya hinayaan na manatiling nandun siya sa pagkataon ng Diyos. So anong ginawa niya? Nagkatawang tao siya bilang katulad natin na namamatay. Kasi ang Diyos hindi siya namamatay. Immortal siya, divine being kasi siya, divine siya. And siya ang nag-create ng heaven and earth. Siya yung dahilan kung bakit ang earth lumulutang sa kalawakan. Umiikot siya, may 24 hours. Ang sun hindi lumalapit, ang araw hindi lumalapit sa earth, sa mundo, at yung mga moon. Yung kung titingnan natin yung galaxy, may kanya-kanyang pwesto. Sino po ang nagiging dahilan para magkaroon ng kanya-kanyang pwesto? Hindi tayo magbubungguan na tayo, hindi tayo nahuhulog na kahit bilog ang mundo, kahit saan tayo pumunta, mula sa north at saka sa south, hindi tayo mahuhulog. Amen, di ba? So, ganun ang Panginoong Hesukristo. Siya ang naging dahilan para magkalakip-lakip ang mga bagay. Siya yung naging dahilan kung bakit ang mga
na creation ay nandun sa tamang pwesto. Bakit may hayop, may lupa? Bakit may tubig, may araw, may buwan, may ulan? Yan, siya ang naging dahilan. Tapos, yung paging Diyos niya, hinubad niya. Para kanino? Sabi to, at nang si Kristo yung maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. So kita mo, hinubad niya yung pagkatao niya bilang Diyos. Dinescribe ko na kung sino siya, na nag-create ng miracle, nagpapagaling. Hinubad niya nung time na yon. Tapos, ginawa niya yung sarili niya nakapantay ng tao. Na tao din, katulad natin, na sasaktan, may emosyon, nahihirapan, napupuyat. Yan. Dinanas niya yon yung nagtatrabaho na kailangan isang kahig, isang tuka. Yan, naranasan niya yun. Na mamuhay, na ipanganak sa sabsaban. Tayo nga pinanganak sa ospital o kaya sa bahay. Eh si Jesus, hinayaan niya na ipanganak siya sa sabsaban. So bakit niya ginawa yun? Si Jesus nagpakumbaba. Hindi niya tinuring yung sarili niya na katulad ng Diyos. Hindi niya, Lord, eh bakit ako bababa dyan? Eh tao lang yan. Bakit ako magsasakripisyo dyan? Eh napakasama ng mga taong yan. Hindi ka nga nire-recognize eh. Hindi ka nga kinikilalang Diyos eh. Bakit ako bababa dyan? Kinukutya ka nga niya mga yan eh. Nagagawa nga yan ng sarili nilang mga Diyos-Diyosan eh. Kasi hindi sila naniniwala sa iyo eh. Palagi na nga lang sila nagkakasala. Siniutos mo na, sinasabi mo na, taon-taon na, na sinasabi mo na. Pero bakit ako bababa dyan? Sino ba sila? Hindi niya ginawa yung ganung ano attitude yung pagsagot sa Diyos Amang nasa langit. So anong ginawa niya? Nag-obey siya sa ating Amang nasa langit. Nag-obey siya na even to the point sa verse 8, even to the point na mamatay siya sa krus. Kaya nga may mahal na araw tayong sineselebrate. Because dyan sa decision ng bugtong na anak ng ating Diyos Amang nasa langit, si Jesus Christ, na isakripisyon yung kanyang buhay. Sabi niya, maging ito man ay kamatayan sa krus. So anong ginawa niya? Nagpakumbaba siya. Humility. And yung obedience niya na kahit mamatay siya sa krus, kahit pahirapan siya, kahit hagupitin siya ng mga taong hindi karapat-dapat, katulad mo at saka katulad ko, na hindi natin nire-recognize, hindi tayo naniniwala, araw-araw na lang, linggo-linggo, nilalabag natin yung mga kalooban niya na deliberately, minsan sinasadya na natin, alam na nating mali, pero gagawin pa rin natin. Pero ang Diyos, ang Panginoong si Kristo at ang Ama, sige, sabi ng Ama, baba ka sa lupa, iligtas mulit sila sa kasalanan. Why? Because sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Dahil sa labis na pagmamahal niya sa atin, na para nang ganun, kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kahit ganyan tayo, kahit ganyan ng tao, kahit sila yung naghumagupit, kahit sila yung dumura sa Panginoong Hesukristo, kahit siya yung naglagay, ang taong naglagay ng koronang tinik, kung nakikita nyo itong nasa picture, siya, taong naglagay ng koronang tinik, nagutay-gutay yung katawan niya, pero namatay siya para sa'yo at para sa akin. Ganun yung nature ng ating Panginoong Hesukristo. Ganun niya tayo kamahal. Kaya nawa sa itong susunod na araw, kung mag-holiday tayo, kung magninilay-nilay tayo, kung bakit may mahal na araw, ito po yung dahilan kung bakit may mahal na araw. Merong Hesukristong nagpakumbaba at willing sumunod sa kalooban ng Panginoon. Siya na yung nagsakripisyo, parang nasa ganun, ikaw, so, hindi mo na gagawin na hagupitin ngayong mahal na araw. Hindi mo na kailangan magpapako sa krus. Hindi mo na kailangan mag-alay lakad. Hindi mo na naglagay ng koronang tinik. Hindi mo na kailangan sugat-sugatan yung katawan mo. Kasi ang Panginoon, ginawa na niya yan para sa'yo. Sayang lang po, kapatid, ang gagawin mo kung ikaw mismo gagawin mo na yan na magsasakripisyo ka, bawas kasalanan. Ginawa na po yan
ng Panginoon Jesucristo para sa iyo. Sa Philippians 2:5-8 sinasabi niya. And sa Book of Romans, sabi nga doon, while we were still, this is Christ's love for us. While we were still sinners, Christ died for us. Habang tayo'y nagiging makasalanan, namatay na ang Panginoong Jesucristo sa iyo. Kaya nga walang pinipili. Sabi nga yung lesson before, lumapit kayo sa akin. Kahit sino po, lahat na nabibigatan. Kung nabibigatan ka na at nagigilty ka na sa mga mali mong ginagawa, lapit ka sa Lord. At ipapaalala niya sa iyo, ipaparealize niya na ako namatay na para sa iyo. And you have to accept kung ano po yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Amen. So, ano po yung sabi? Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo. Si Kristo, yan po ang ipinakitang ehemplo. Ipinakita niya kung gaano niya tayo kamahal. Ang Diyos amang nasa langit, pinakita niya kung gaano niya tayo kamahal. So, ganun din tayo sa ating mga, sa mga taong nasa paligid natin, sa ating mga nasasakupan. Sabi, magkaroon kayo ng kaisipan tulad ni Kristo. Humility and obedience. So yun lamang po, ibang usapan po yun, pero nag-focus po tayo dito sa kung ano nga ba yung sinasabi dito na bakit kailangan nating tularan ang Panginoong Jesucristo. Ano ba yung ginawa ng Panginoong Jesucristo? And for this Holy Week, alalahanin po natin ito. So yun lamang po, praise the Lord, glory to God, and nawa meron po tayong natutunan sa umagang ito. Sige, let us bow down our heads and let us pray. Hallelujah Lord, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat sa aral na ibinaba mo sa aming kalagitnaan. Lord, hayaan niyo nga po na namnamin ng bawat isa na manunood ang mensaheng ito. Nawa, ma-recognize namin yung sakripisyo na ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi po ito madali para sa Kanya. Na nandun na siya sa comfort, sa komportabling kalagayan, pero hinubad niya ang komportabling kalagayan nito. Hinubad niya ang Kanyang pagka-Diyos para sa amin na mga tao na immortal na makasalanan. Salamat Panginoon, salamat Panginoong Jesucristo sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa iyong sakripisyo. Salamat dahil ayaw niyo po kaming pabayaan. Thank you, Lord. At sa Holy Week na ito, nawa patuloy na maalala naman at embrace namin ang sakripisyo mo, Panginoon, sa aming buhay. And Lord, hindi po namin sasayangin ang mga ito. Lord, we will always remember that namatay ka, nagsakripisyo ka para sa amin. At ngayon ay susuklian namin ito ng pagmamahal din sa inyo. Susuklian din po namin ng kababaang loob. Susuklian din po namin kayo ng pagiging masunurin sa iyong mga kalooban. Maraming maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po everyone.